Takot ka bang magsalita sa harap ng maraming tao? At sa tuwing ikaw ay inaanyayahan or nire-require sa trabaho na magsalita, in a crowd or in front of an audience ay kinakabahan ka na at bumibilis ang tibok ng iyong puso? Alam mo ba na ang takot sa pagsasalita sa harap ng maraming tao or fear of public speaking ay hindi lamang ikaw ang nakakadama nito? Hindi, napakadami dito sa ating bansa at sa buong mundo. Yes, you heard me right. Ayon sa saliksik or pag-aaral, mga around 75% to 77% ng populasyon ng mga tao ang nakakaranas nito, o yung tinatawag nating fear of public speaking, na tinatawag din na glossophobia. Sila ay maaring nakakaranas ng, or maaring ikaw ay nakakaranas ng panginginig, pagpapawis, panlalamig ng kamay, mabilis na pagtibok ng puso at marami pang mga ibang simptomas. Type mo naman sa comment box kung ano ang iyong simptomas kapag ikaw ay natatakot magsalita sa harap ng maraming tao. Ang tanong dyan ay bakit nga ba natatakot ang madami katulad mo na sa pagsasalita sa harap ng maraming tao? Unang reason that you should know. Maaring maraming tao ang mahina ang loob pagdating sa pagsasalita sa harap ng maraming tao dahil maaring wala silang tiwala o kumpiyansa sa kanilang kakayahan sa pagsasalita ng malinaw at confident in front of an audience dahil sila ay may duda sa kanilang sarili at maaring iniisip nila na walang halaga o tulong ang kanilang sasabihin. Nadarama mo rin ba ito? That you seem to be lacking self-confidence, lalo na kung pagsalitain ka sa harap hindi lamang ng Tagalog kung hindi ng wikang Ingles. Again, hindi ka nag-iisa. Marami ang nakakaranas nito. Pero mamaya pag-usapan natin ano bang maaring gawin. Reason number 2, maari rin na natatakot ang maraming tao sa pagsasalita ng sa harap ng maraming tao dahil takot silang mahusgahan ng mga nakakakilala sa kanila o mga first time na makakadinig ng kanilang salita. Ang pag-iisip ng sasabihin ng ibang tao, sometimes hindi ito nakakapagdulot ng confidence, bagkus ito ay maaring maging sanhi ng pagkabulol, pagkalimot ng kanilang sasabihin. Naranasan mo na rin ba ito? Hindi pa totoo? Reason number 3, ang paghahangad ng perfectong presentation or speech. Alam mo ba na ito ay maari na makaapekto sa pagsasalita dahil karugtong nito ay takot na magkaroon na maski maliit na pagkakamali. Kaya ako po ay practice excellence at ang aking training consultancy for public speaking or for communication is named Empower to Excel. Kasi mas maganda po na we practice excellence instead of perfection only. That can bring about fear in your heart at hindi po makakatulong sa inyo na maging confident sa pagsasalita o sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. Reason number 4, isa rin sa dahilan ang kakulangan ng experience sa pagsasalita o pagpapractice. Maaring wala kayong gabay, wala kayong coach, wala kayong trainer. Kung kaya't kapag kayo ay nasa harapan na maraming tao, hindi nyo alam kung tama ba ang inyong ginagawa? Ano ba ang tamang pamamaraan ng pagsasalita using the microphone on the stage or delivering a specific type of speech? Yes, there are different types of talk, speech na maari mong gawin at different channels na ngayon, even using the technology or different channels or platform when it comes to public speaking. Ang mahalaga is bihasa ka at nagpa-practice ka. Dahil ang public speaking ay nai-improve sa pamamagitan ng pagpa-practice or simply mas maganda, ma-enhance to ito through training.
Kung ang isang tao ay wala masyadong pagkakataon na makapagsalita sa harap ng maraming tao at hindi rin naka-attend ng any training to enhance his or her public speaking skills, maaring hindi maging kumpiyansa sa kanilang sarili or sa sariling kakayahan. So, ang ibig sabihin po nito, napaka-importante na ang pag-aaral kung paano magsalita in public skillfully is a skill that you can learn and you can be trained off. Dahil, reason number 5, maaari rin naman kasi ang takot sa pagsasalita ay dulot ng hindi magandang karanasan tulad ng pagkapahiya sa harap ng maraming tao or nakatanggap ng negative feedback tungkol sa kanilang pagsasalita or presentation. Ang ganitong mga karanasan ay maaring magdulot ng pangmatagalang takot sa pagsasalita sa harap ng maraming tao. Marami po akong naging trainees na ganyan ang karanasan, kung kaya't sa aming training, talagang we worked it out para ma-overcome nila yung takot na ito. Dahil sa inyong lahat na nakikinig, alam mo ba na ang pagkakaroon ng takot sa pagsasalita ay maaring magkaroon ng iba't ibang epekto sa iyong tagumpay sa buhay? Kung ikaw ay may takot sa pagsasalita, maaring ikaw ay umiiwas na magkaroon ng pagkakataon na makipag-usap sa ibang tao na maaring magresulta na pinapalampas mo na ang mga opportunities, mga pagkakataon na ma-promote or any other opportunities that you could actually excel or earn extra financial resources or income. Kaya, kung ikaw ay isa sa maraming taong nakakaranas ng takot sa pagsasalita sa harap ng maraming tao, ay nais kitang imbitahan at huwag mo nang palampasin na sumama at mag-join. Register sa aking online learning event entitled Priceless Benefits of Speaking with Confidence and Overcoming Fears in Public Speaking ngayong darating na mga dates. Ayan po. So meron po tayong 2 learning events for the month of October. Meron po tayong weekdays just in case hindi po ka-available for the weekends. At meron din po tayong weekend schedule. So what are you waiting for? Register na kayo so that you can join this empowering learning event for public speaking. I look forward to see you, to train you, and of course, help you to start working on developing your public speaking skills. Sabi nga po, a journey to 1,000 miles always begins with a single step. So take that step of action, register, and join us now. And this can be a start of something great for your life so that you will not miss any opportunities that will come your life in the next few days, few weeks, or few months. So see you everyone in our Empower to Excel Training Consultancy, Public Speaking Learning Event, or Public Speaking Courses.